Alam mo ba na may anim na nagpapabagal sa'yo sa network marketing? Number one, wala kang direksyon. Alam mo ba na marami nag-start dito sa network marketing na baliw nung una at sobrang excited, pero after ilang months lang, nagkukwit na sila eventually? Dahil ito sa kawalan ng direksyon. Since success ang kinukuha sa network marketing, sobrang importante na detalyado dapat at klaro yung plano mo para mapunta ka sa success. Imagine mo na lang kung halimbawa magpapatayo ka ng bahay tapos wala kang plano. Ano kaya itsura nun? Imagine mo na lang din kung pupunta ka sa isang lugar tapos hindi mo alam yung direksyon. Saan ka kaya makakapunta? Isipin mo na lang kung yung mga astronaut hindi pinlano yung paglapag nila sa buwan. Siguro sa saan sila lumapag. Lagi mong tatandaan na lahat ng bagay para mas mabilis mo itong makuha, dapat meron kang step by step na sinusunod. At syempre, alam mo din dapat kung ano yung target mo. Pag na-define mo na yung target mo, mas mabilis mo na itong makukuha. Like for example, gusto mong magkaroon ng cheque sa negosyo natin, or gusto mong mag-income ng gantong halaga sa gantong buwan, or gusto mong makabili ng gantong sasakyan, mas mabilis mo ngayon madi-define yung monthly mo na target, mas mabilis mo na rin madi-define yung weekly mo na target, at ang maganda nito, mas mabilis mo madi-define kung ano yung daily target mo, which is yun yung pinaka-importante na ma-define. Para at least alam mo, pagising mo sa umaga, kung ano yung mga gagawin mo. At hindi ka na magagaya sa ibang distributor na pagising nila sa umaga, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila noong mga araw na yon. Ito yung mga distributor na kalimitan na mabilis mag-quit after ilang months lang kasi wala silang direksyon. Number 2, takot ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Unang-una sa lahat, i-define muna natin yung salitang takot. Takot kang gawin ang network marketing kasi epekto ito ng kulturang Pilipino. Power! Kultura ng Pilipino na pag narinig nila yung salitang networking, piramiding agad. What? Kultura din ng mga Pinoy na pag sinabing network marketing, pinapasok lang ito ng mga taong walang pinag-aralan at hirap sa buhay. Damn! Kaya ikaw, hiyang-hiya ka na malaman ng kaibigan mo na nasa network marketing ka. Power! At alam mo ba na lahat ng takot na ito ay magagamot lamang kung umaattend ka ng trainings. Power! At gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi mo naman ikamamatay kung anong sabihin nila sa'yo. Kapag chismosa ka, dapat nakafocus ka. At isa pa, gumawa ka man ng maganda o pangit, may sasabihin pa rin naman sila sa'yo. Chismosa ka eh, gifted ka. So bakit mo kailangan isipin kung anong sasabihin nila sa'yo? Number 3, takot ka mag-fail. I-define natin kung ano yung tatlong takot na yan. Number 1, takot ka magkamali. Alam mo ba na maraming beses ka na nagkakamali sa buhay? So bakit ka pa matatakot magkamali? Power! Takot mawala ng pera. Wala ka nang pera eh, ba't matatakot ka pang mawalan? Hehehe, boy. Takot mawalan ng time. Di ba matagal ka nang walang time? Kaya mga ito papasukin para magkaroon ka ng maraming time. So bakit ka kailangan matakot? Lagi mong tatandaan that failures are not permanent damage. Pero ito yung vaccine para mapunta ka sa success. Number 4, sanay sa comfort zone. Ano nga ba yung comfort zone? Ito yung tinatawag na malalim na kagustuhan sa kinagawian. Kalimitan sa mga tao na sanay sa comfort zone, ito yung mga tao na ayaw yumapos ng pagbabago. Wala sa pamilyang to magbabago! Dahil takot silang mag-create ng panibago. Takot silang mag-improve dahil ang gusto lang nila yung nakasanayan na nila. Kaya ayaw nilang maranasan yung mga hindi nila alam. Kung tinatamad ka, okay lang yan. Focus lang. Kalimitan sa distributor na sanay sa comfort zone, pag pinapahataw ng upline, mas inuuna yung pahinga. Tuparin mo ang pangarap mong maging mahirap. Ito yung mga tao na lagi nagre-reklamo. Magreklamo ka sa gobyerno. Ito rin yung mga tao na lagi may dahilan. At ito yung mga tao na lagi atukin. Kaya kung pangarap mo maging mahirap, focus ka lang sa pagiging tamad mong hayop. Lagi mong tatandaan na lahat na naging successful sa buong mundo ay umalis sa comfort zone or kinagawian. Bibigyan kita ng example. Kung lahat tayo ay gusto lang natin yung nakagawian natin, malamang wala ng cellphone ngayon dahil nasanay na lang tayo sa sulat-sulat. Kung lahat ng tao sa mundo ay sanay sa comfort zone, wala na sanang eroplano ngayon. Wala na rin sanang barko. Kasi lahat ng tao lumalangoy para makapunta sa ibang bansa. Kaya kung ako sa'yo kaibigan at nandito ka sa network marketing at pinasok mo to, umalis ka sa comfort zone mo. Dahil once na umalis ka sa comfort zone mo, dun mo makukuha yung tunay na success. Madali nga ba to? Challenging. Pero ito masasabi ko sa'yo, after ng lahat, panalo ka naman. Number 5, passive, hindi proactive. Yung mga taong passive, ito yung mga tao na fans club lang. Ito yung mga distributor na walang ibang ginawa kundi manood lang.
Huwag na huwag kang magtatrabaho. Hayaan mong pakainin kanila. Ito yung mga distributor na tagapalakpak lang. Ito yung mga distributor na hindi excited sa pwede mangyari sa kanila. Ito rin yung mga distributor na tatamad-tamad. Tuparin mo yung pangarap mong maging mahirap. No! Gusto mo bang malaman kung ikaw yun? Simple lang. Pag dumarating sa point, sa oras ng hataw, tinatamad ka, ikaw yun. Okay lang yan. Try mo yung mukha mo, ihampas mo sa pader. At pag dumarating sa point na feeling mo naboboring ka sa ginagawa mo, ikaw yun. Gifted ka, tamad ka eh. Kaya kung ako sa'yo, kaibigan, mas maganda kung nagiging active ka. Pag sinabing active, ito yung mga tao may pangarap at ginagawa yung pangarap nila. Isa sa mga sign na proactive ang isang distributor at hindi siya passive ay kung hinihingi ito yung daily goals niya. At ang pinaka-importante sa lahat, nakikinig to sa upline niya. At number 6, ito yung mga tao na mahilig mag-rationalize at mag-justify. Paano yun? Pag sinabi nag-rationalize ka, every time na may nakikita kang taong successful, iniisip mo advantage ka. Sana all! Sana all! Iniisip mo anak mayaman siya. Sana all! Sana all! Iniisip mo kasi wala siyang problema. Sana all! Sana all! At hindi niya nararanasan kung ano yung nararanasan mo. Sana all! Sana all! Ang tawag doon, rationalization. Ang justification naman, kung ikaw yung distributor, na every time na meron ka nagagawang mali, lagi mo itong pinagtatakan, lagi mo itong pinagtatanggol, at ginagawa ng dahilan. Ito yung mga taong mahilig mag-justify. Bawo! At kung ganun ka, mahilig kang mag-rationalize at mag-justify, sigurado ko na babagal ka. Dahil every time na may nakikita ka nagiging successful sa ganitong klaseng negosyo, ang iniisip mo may advantage siya kaysa sa'yo. Sana! Please, no! No! Kaya ang nangyayari, hindi mo na lang ginagawa yung success or hindi mo na lang tinatrabaho yung negosyo na to kasi iniisip mo, disadvantage ka naman. So para sa akin, kaibigan, at since pinasok mo na to, tong network marketing, mas maganda, iwasan mo tong 6 na to na diniscuss ko sa'yo ngayon. Kasi kung hindi mo to aalisin sa sarili mo, babagal ka. Kaya kung gusto mo maging mabilis, like ka mainig sa mentor mo para maiwasan mo tong mga bagay na to at maging successful ka din sa network marketing katulad namin.